Sorry, guys. Hindi, natatawa lang kasi ako. Grabe. Pinagpawisan ako doon, guys. Hindi ko kinaya yung balitang yan. News 5 naman. Bukas pa po ang April Fools. Ang aga nyo naman pong nagbiro. Naniniwala na talaga ako, guys, sa ano, sa kasabihang hindi talaga kahirapan ang problema dito sa bansang Pilipinas, kundi kabubuhan. Grabe, guys, oh. Kita niyo yung balitang yan. Sorry. Sabi dito, Senator Robin Padilla, pasok, guys, sa top 5 ng 2028 Vice Presidential Survey. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko, pero ganito na ba kabobo ang mga Pilipino? Diyos ko po! Akala ko ba gusto nyong umahon na tayo sa kahirapan? Eh bakit parang pinapalala nyo? Bakit parang pumipili kayo ng mga kandidatong magpapalubog sa ating bayan? Diyos ko po! Iba talaga yung amats ng ano, ng mga kapwa natin Pilipino. Pili na lang talaga yung matatalino. O, basahin natin, ha. Nasa ika-apat na pwesto. Wow, pang-apat, guys. Hindi pala siya panlima. Pasok siya sa top 5, pero pang-apat siya. Around of applause. Ang tikilok ninyo. Kung meron ata, guys, award yung Pilipinas sa pagiging tanga, number 1 na tayo. Ginawa nyo ng katawa-tawa ang Senado, gagawin nyo pang clown ang pwesto ng pagiging vice presidente. Ganyan na ba kayo? Okay, nasa ika-apat daw na pwesto si Senator Robin Padilla sa top 5 na isinagawang survey ng Pulse Asia. Naku, guys, False Asia. Hindi yan Pulse. False Asia. Sige po. Sa Research Incorporation, nangunguna naman sa listahan si Senator Grace po at pangalawa si Amy Marcos. Alam nyo, guys, itong si Amy Marcos, napunta yung utak sa baba. Ba't nyo pa yan ibuboto? Guys, ha, itong ang si Robin Padilla, hindi kayang irespeto ang Senado. Mantakin nyo yung asawa niya. Hinayaan niyang pinagluta drip sa loob ng Senado. Hindi na nga, guys, marunong rumespeto. Bobo na nga sa foreign policy. Defender pa ng allegedly rapist, sex offender, human trafficker. Ano yung napasok sa mga kukote nyo? Jutang gini ng ginemis kayo. Ano yung napasok? Ito, ha. Sa mga pinagtanungan ng survey ng Pulse Asia, ano yung napasok sa mga kukote nyo? Bakit? Bakit ang ano nyo, ang letter B nyo? Letter B kayo. Malaking B. Diba? Literal. Itong si Amy, guys, lahat ng utak niyan napunta sa baba. Wala nang natirang utak dyan. Lahat nandito sa baba. Ito naman si Senator Grace po. Play safe yan ngayon. Nangunguna kasi nga, play safe. Wala din naman tong nagawa. Ano yung napasok sa mga kukote nyo? Ganito na ba kalalim ang mga tililing ninyo? Hindi, mag-focus dito tayo kay Robin. Kahit papano itong si Grace po may utak. At kahit papano si Amy may utak din. Ang problema nga lang, mas madaming napunta sa baba kaysa sa utak. Diba? Pero dito tayo mag-focus kay Robin Padilla. Pang-apat, guys, ha? Kasi as time goes by, pwede pa yung maging pangatlo.
pwedeng maging pangalawa, hanggang maging una. Pwede pa yan, guys. Pwede yan, posible yan. Kasi ganap na ganap si Robin nung mga nakaraang linggo, di ba? Laging nagpapa-press con, laging nagpapa-interview, di ba? Nung ginagawa ni Robin, yung pagpansin ng mainstream media sa kanya, I think ito, guys, yung epekto. Kasi syempre si Robin Padilla, sikat. Magaling na aktor. Magaling makipagbakbakan, makipagbubugan sa cinema. Diba? Magaling mag... Pero guys, ching-ching patapon yan. Wala yung kahit ni isang katiting na talino. Ewan ko ba dito sa mga kababayan natin? Ang lalaan nyo na. Sa totoo lang, hindi ko mahanap kung nasaan yung utak ng mga taong to na pinili itong si Robin Padilla. Guys, hindi ko sa nila lait kayo ha, pero yung punto ko lang dito guys, kawawa ang Pilipinas kung magtuloy-tuloy to. Kasi pwede itong matawag natin na manipulation or manipulative survey, di ba, na parang maagang pangangampa niya or baka may lagay na to. Diba? We do not know. Kasi pwedeng itong pag-exposure ni Senator Robin Hood Padilla, pwede niyang maging way, guys, para laging matandaan ng kanyang pangalan. At kapag alam niya na, medyo ano ako dito, pasok ako, number one senador ako, magiging vice presidente ako. Pagdating ng 2028, posible, guys, na si Robin Padilla tumakbo kapag ituloy nyo to. Ituloy nyo tong pagsuporta sa kanya, lalo na kung maging top 2 yan, hanggang sa maging top 1. Ituloy nyo lang, guys. Promise, sige, ituloy nyo lang. Baka gusto nyong pulutin tayo sa kangkungan. Alam nyo kung si Raffy Tulfo magiging vice-presidente sa tatlong to, kay Raffy na lang ako. Wala bang matino-tinong choices dito? Parang awa nyo na, Diyos ko po. Diba? Ganito na ba kalalakas ang tama nyo? Tingnan nyo guys yung mga comment, oh. Oh. Pakinggan nyo ha. Ay, tingnan nyo yung comment. Mas bobo. See? Siya lang yung katangi-tangi senador na hindi nirerespeto ng ating mga kababayang Pilipino. Yan o, mas bobo. Government warning, voting for stupid is dangerous to your health. Hindi na po yan nirerespeto ng taong bayan. Iboboto nyo pa. Diyos ko po, andaming nating problema. Pumasok pa tong si Robin. Diba? Sira ulo kayo. Sira ulo. Gusto po. Nakakaiyak? Gusto kong maiyak? Gusto kong maiyak? Naniniwala na talaga ako guys sa kasabihan na hindi kahirapan ang problema ng ating bayan kundi ang kabubuhan. Grow up naman, mga minamahal. Diba? Yung mga na-interview, grow up naman. Character development naman, 2024, no? Puyo ko sa inyo. Anyway, kayo, ano yung thoughts nyo? Ang aga kasi nilang nag-joke eh. Kabuog ba? Anyway, it's me again guys. Si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.